Then I'm gonna also, guys, gonna turn. Okay, we're live now. Just a minute, guys. I'm gonna turn on the YouTube and also here. And also here. And also here. Okay. Now, guys, good morning, guys, and good afternoon. Actually, it's now 2:30 in the afternoon in Australia. Okay? Okay, I'm feeling okay today, guys. Now, guys, good morning, and guys. I tried. I could hear if there's anyone there on Facebook. You can message me, guy, on Facebook, and also you could message me on YouTube. Okay, and I'm also doing a video, so that just in case something happened, at least you know, we're still online. Okay. Guys, I'll show you. This morning, I've been harvesting my rose hips buds in my garden, and what I'm going to do is I'll show you how how I do it. Okay, and guys, this is the rose hips buds. You know, this is the flower of the roses. This is the seeds of the rose when the flower is gone. Pag wala na yung bulaklak, guys, this is how it look like. That one. Okay? Now what I'm gonna do, guys, and I'm gonna show you. Actually, this one, it's okay. You know, you could have that mixed with your, but I'm not gonna do it. Guys, I'm sorry, guys. You know, I need some water. So that at least I'll be okay. Actually, guys, I'm drinking guayabano leaves. It's been boiled, and this is what I'm drinking. And sometimes I put some vitamin C. I just have to drink that. And what I'm gonna do, guys, I'll show you. All you have to do, just cut this the buds. Okay, yung mga butil ng rose, ito lang, guys, ang puputulin natin. Gagawin ko ito live para po, guys, na makita ninyo talaga kung paano yung actual na ginagawa. Okay. Medyo mahaba-haba tong yun, guys, tong live natin, because we have to start from the beginning of how to do the rose hips oil. Okay? Para po, guys, kapag mayroon po kayo sa garden, madali lang ito, guys, itanim. Makapagtanim kayo nito sa garden nyo eh, ng rose na to. Sabihin nyo lang doon sa bibilihan nyo ng rose na mayroon pa kayong rose na binibenta na nagpo-produce ng rose buds, na gagawing rose hips oil. Yan, ganito lang siya, guys. Ang gagawin nyo, ganyan lang siya. Marami ito, guys, eh. Kaya habang nag-ano tayo, magkukwentuhan tayo, guys, okay? sa Facebook din, guys, tsaka kung hindi pa kayo nakasubscribe,
Naka-subscribe sa YouTube ko, guys. Mag-subscribe na po kayo kasi in the next few days, tomorrow is Friday. On Sunday, guys, mayroon tayong raffle draw sa YouTube. Meron tayong Wi-Fi stick raffles. Ang gagawin ko kasi, guys, gusto ko stick na lang, guys, ang ibibigay ko. Kasi kapag pera, guys, nagagamit sa ibang bagay, guys, ang pera. Gusto ko talaga, guys, na magkaroon, guys, ng mga Wi-Fi or Wi-Fi stick ang mga nananalo. Kasi kaya nga kayo pumunta dyan sa, diba, sa YouTube para manood ng ano, dahil gusto nyong manalo ng Wi-Fi stick or Wi-Fi connection. Yung Wi-Fi, guys, na ibibigay ko, guys, pwede nyo yan siyang pwede nyo siyang ludan. Yung ano ba, yung load lang siya, hindi siya yung monthly na nabubayad ka no ng 1,000 a month or something. Pwede rin yung 1,000 a month, guys, is cheaper. Mas cheaper siya kaysa yung ano kayo ng piso-piso. Piso-piso nyo, ilang minuto lang yung, guys. O, diba? Katulad nitong sa akin, dahil wifi, guys, ako, tinan mo ilan yung computer ko, guys, isa, dalawa, tapos mayroon pa akong phone, mayroon pa kami isang computer, mayroon pa ako dun sa office. Ito, guys, dito sa loob ng bahay yan. Dito ako ngayon ng ano, kasi I need a kitchen para po ma ano ko po yung pagpagawa ng rose oil. Okay? Medyo matagal-tagal ito ngayon, kaya ko ginawa ng ganito, guys, para makapag-usap tayo ng maayos sa ayan, sa Facebook din. Ayan, hello, guys. Sinong nandyan? Wala pa, message lang kayo, guys, kapag nandyan kayo, ha, sa Facebook. Madali lang ito kapag anhin ko. Madali lang ito siya. Naka-ready na, guys, yung stove ko para... kasi pag ano nito, guys, mamaya, yung oil, kailangan mo rin siyang ilagay sa mainit na tubig para mag-cure. Para mag-cure ang rose buds. Ito ba? Ito kasi, guys, hindi naman ito siya nilalaga. Para bang binababad lang to siya, guys, sa mainit na bagong kulong tubig. Kasama ang oil. Okay? Napakaganda ito, guys, sa mga kababaihan. Sa ano, sa kahit sa iyo, sa asawa niyo, sa mga anak niyo. Maganda ito kasi wala siyang allergy. Tsaka maganda siya sa mga matured skin. Ito, oh, di ba? Ito, guys, ayan. Ayan, oh, nilalagay ko rito para kaya gusto ko yung ginanito ko siya para makita nyo mismo talaga kung paano siya trabahuin. Kasi matrabaho din ito, guys. Matrabaho din ito siya kasi, syempre, fresh siya bago sa garden. Bago lang siya kinuha sa garden. Tapos binabad ko siya sa tubig. Muna this morning para mag-absorb yung... ayun na siya, gano'n na siya, guys, may oil na siya, yung oil napipiga yung mamaya pag didikdikin pa natin to, guys, pag dikdik natin ito, guys, doon na siya lalabas yung rose oil, lalabas na yung rose oil sa rose buds. Tsaka ito, guys, pwede nyo rin itong gagawin siyang parang tea. Okay. Kaya ang gagawin ko dito, guys,
Kaya ito, pagkatapos ko nito, pwede mo rin siyang lalaga na para siyang tea kasi hindi naman siya, hindi ito guys poison, no? Siyempre, kinakain ito guys, ginagawa itong tea, ginagawa itong gamot ito guys, gamot. Kaya maganda ito kapag sana mayroon kayong tanim dyan sa Pilipinas. Magtatanim nga ako nito pag uwi ko dyan, guys. Pag uwi ko dyan, magtatanim ako nito. Ah, hello? Hello, si Bergie Pura, si Marilyn Villa. Kamusta kayo dyan, guys? Ito, guys. Gumagawa ako, guys, ng ano? Ng rose hips oil. ang ano, guys, ang aking... oil na gagamitin, yung olive oil. Tsaka gagawa din ako ng coconut. Yan, coconut organic oil. Para po sa gagawin natin. Plus yung natural vitamin E. Vitamin E, guys, vitamin E is good for the skin. Kaya, tsaka nagtatanong pala yung iba dyan. Kung paano sila maka-join sa Sunday sa raffle draw natin, guys. O, gagawin nyo lang, guys. Magpa-member lang kayo. Pag nagpa-member kayo, iso 1 month, isang buwan na yun, guys, ng membership. Makasali na kayo ng 5 beses sa, ano natin, sa mga paraffles natin. Kasi, ang paraffles natin, guys, ang paraffles, ha, weekly, mayroon tayong wifi. O, diba? Pag nanalo ka na ng wifi, makakasali ka pa rin sa makakasali ka pa rin sa load saka GCash kapag ikaw ay members. Kasi ang gagawin ko ngayon, guys, hindi ko na isasali yung hindi mga members kasi yung iba mga sumusulpot lang eh. Sumusulpot lang sila kapag yung mayroon ng raffles. Kawawa naman ako, guys. Kasi sa ngayon, guys, tulungan niyo ako kasi nagsisimula pa lang tayo yung income natin, guys, sa YouTube, kukunti pa lang. 'Di ba? Meron akong mga personal na pera, guys, na ini-invest para sa YouTube, para sa gusto ko rin ba makatulong, gusto ko makatulong sa inyo na para at least sa kahit na sa bahay lang tayo, guys, kumikita tayo ng pera, 'di ba? Ako, guys, hindi ako kumikita ng pera. Ito, guys, parang libangan ko lang to na para mayroon akong ginagawa na hindi ako naboboring sa bahay. Kasi, lalo na ngayon, di ba, mayroon tayong COVID. Hindi naman tayo pwedeng, hindi naman tayo pwedeng magagala palagi. Mamasyal. Ako na mamasyal lang ako, guys, kapag yung nagbablog. Tsaka, tsaka pag meron ako pumunta ako sa doktor, ganyan. Ito, marami ito, guys. Tsaka, guys, hindi na pala matutulo yung ano natin, yung yung Grand LS for the cost para kay Bisayang Kulot kasi hindi kami nagkasundo. Meron kaming hindi pinagkasunduan eh. Kaya ang ginawa ko na lang, guys, ililipat ko na lang yung kapag mayroon tayong makuhang pera, guys, na malilikom, ibigay ko na lang, guys, sa mga gusto kong tulungan tulad nun sa may... sino ba yung, guys? Banji, sino ba yung may dalawang bata na disabled? Ano ba yan? Hindi naman yung si Shira, eh. Sino ba yun yung may dalawang bata na mayroong disability? Ang baka kasi yung pangapangalan nyo kasi sa Facebook, iba naman, hello! Guys, sino yung ano, yung may disabled na bata, guys? Ang pangalan niya? Mag-visit sa akin, guys, ng personal. Tsaka gusto ko rin tulungan yung ano, yung pamangkin ni Genos Laguda, yung pamangkin niya na may sakit. Kaya depende rin, guys, kung magkano yung malilikom natin pera sa hindi ko pa nasasabi kay Ryan eh.
Hindi ko pa nasasabi kay Ryan kasi ang sinabi ko kay Ryan na para sana yung kay Bisayang kulot. Kailang meron hindi pagkakaintindihan guys, pero okay lang yan, okay lang. Ayoko ma-stress guy, ayoko ma-stress masyado. Kasi yung stress guy, yun ang nakakapatay sa akin. Kaya nga ako nagka-cancer dahil sa stress. Yung mga taong nagbibigay sa akin ng stress guys, iwasan ko muna yan kasi I don't need them. I don't need sa mga taong nagbibigay sa akin ng stress sa buhay. Mapapangaralan mo sila, ibahin nila yung pangaral mo. Kasi ang pangaral ko guys, hindi lang para sa isang tao, is for everyone. Para po sa lahat yan, hindi yan para sa isang tao na tinutukoy mo yung isang tao. Mahirap, mahirap ngayon pakialaman ang buhay ng may buhay kasi nami-misinterpret nila yung mga sinasabi mo, yung mga ginagawa mong payo sa kanila, binabaliktad nila, ganyan. Ayoko na guys. Kaya kayo kung humiling kayo ng payo sa akin, ang gagawin nyo na lang guys, para in between you and me na lang yan. Mahirap na ano. Kasi guys, minsan, bibigay ka ng payo, isipin nila, chismis ka yan, nagchichismis ako ngayon online. Oh, pero payo yan, that is for everyone, para po yan sa lahat. Hindi naman ako nagchichismis ng ay si ganyan, ganito. Hindi guys, kasi where we live in this world only once. We're here to share and love each other. Kaya kung magpayo ako, kung may kinukwento kayo sa akin na medyo pang personal na problem nyo, pang nagpayo ako guys, pang kalahatan. Wala akong tinutukoy doon sa pinapayuhan ko. Wala akong binabanggit, wala akong ano. Kaya kung ikaw nasasaktan ka, uungol ka, ibig sabihin guilty ka. O, di ba? Guilty ka, tapos magkwento ka pa doon sa iba. O, tapos yung pagkukwentuhan mo, ikwento naman doon sa isa. O, tapos pag pinayuhan kita, ikwento, ibalik mo doon sa isa. Mahirap yan, guys. Mahirap. Huwag kayong ganyan kasi bawal nga ito, guys. Eh. Bawal itong ganyan sa YouTube. Bawal yung magbigay, mag-ano tayo, mag-ano tayo ng masama, bawal sa isa't isa. Kailangan magmahalan tayo, mag-unawaan, magtulungan. Kaya nandito tayo sa YouTube eh, para ay ano natin, yung pagtulong natin sa kapwa. Diba? Tulungan natin ang bawat isa. Para naman gumaan ang buhay. O, ayan. O, nanonood yan. Tatlo pa lang. O, sa Facebook. Wala pa. O, okay lang yan. Kasi nandito lang naman ako eh. Mamaya, kaya ako nagganito. Kasi gusto ko mag-ano muna ako bago ako mag... Kukunti lang to guys. Kalahati na lang. Ibig sabihin, marami pa kayong maririnig sa akin. Kasi guys, sa edad ko na ito guys, I'm already 64 years old. Hindi ko na kailangan yung stress sa buhay. Hindi ko na kailangan yung mga chismis sa buhay ng may buhay. Ayoko nang ganyan. Minsan nga guys, kapatid mo eh. O di ba mga kapatid mo, hindi kayo nag-uusap because of mga words na hindi dapat na sabihin. Nasasabi pa. Kaya kung pinapayuhan kayo ng nanay nyo, huwag kayong mag-alboroto. At ikaw naman, pag napansin mo na nauukol pala sa iyo yung payo, huwag ka rin mag-alboroto. Bakit ka mag-alboroto? Maybe it's true. Oh, diba? Ako guys, hindi ako kasi ngayon, no, katulad yan, sina Bandy Puras, alam ko, nakikinig yan sila eh. Hindi naman yan sila pwedeng mag-message dyan ng ano, dahil bawal ngayon mag-message ng ano sa Facebook. Ako lang pwedeng mag-ganito kasi ako guys, nagbibigay lang ako ng payo. Nalapit na matapos guys, oh. Di ba?
Ang ganda siya, guys. Tignan. Ang ganda siya, oh. Tignan niyo. Para siyang kape. Oh. Diba? Para siyang kape, guys. It's like coffee. Diba? It's like coffee, guys. Parang coffee beans. Tsaka guys, kung mayroon kayong gustong sabihin sa akin, mag-message kayo sa akin ng personal, pero wag kayong mag-ikwento niyo sa iba. Bakit yung paikwento sa iba? Ay, ako yung kausap niyo. Oh. Tapos, ito naman yung kausap mo, mag-record. Mag-record ng mga sinabi mo, tapos ipadala sa akin. Huwag na, kapag nag-chisme sa'yo, pag nag-ano sa'yo, huwag mo na iparating sa akin. Oh. Mag-usap na lang kayong dalawa kahit na ako nang pinag-usapan nyo. Kasi mabuti pa ngayon, hindi ko malaman. Kasi malaman ko pa. O, diba? Kasi haba ng haba, ang kwento haba, makarating ko sa kabila. O, payo si ganito, payo si ganyan. O, payo si ganito, payo si ganyan. O, tapos ikaw naman, magkukwento ka doon sa isa dahil nga nagmamakaawa ka. O, tapos ako pa yung sisiraan mo. Siraan mo ako, sabi mo, pinipilit kita. Sus, marusip guys, hindi ako namimilit gay ng tao na gusto kong tulungan. Kung gusto mong tulungan ka, huwag mo nang sabihin na pinipilit kita. Nahirap yan. Hindi naman ako makikinambang dyan. Pinipilit kita na tulungan ka. Sus, Ginoo, Maria Santissima, Panginoon ko. Gamitin mo pa akong kasangkapan para magpakaawaan ka ng iba. Gamitin mo pa akong kasangkapan mo para sabihin mo pa na pinipilit kita, pinipilit kasi ako niya na ano eh na mag-live sa kanya tapos gusto pa niya mag-video ako ng ganito, ng ganyan. Eh bakit? Sus, Panginoon ko, guys. Ayan, no? Rose hips. Tsaka pag humingi kayo ng tulong sa akin, ginagawan ko yan guys sa paraan. Kahit na medyo nahirapan ako, medyo ano ako, kung gusto ko kayong tulungan, gumagawa ako ng paraan. Pero to the extent, you have also to help me. Hindi naman na ako na lang gagawa lahat ng paraan para sa'yo. O, para sa mga anak ko ba? Tulad sa anak ko. O, anak, mag-aral ka mabuti ha. O, ano ang magagawa mo sa nanay mo para mapaligaya mo at pinag-aral ka? Mag-aral ka mabuti. Magising kang umaga, mag-report ka palagi. Ay mama, may exam kami sa ganito. Mama, o bukas maaga ako magising. Ganun, mag-report ka. You have to report to me. Is that, hindi naman lahat yan manggagaling lahat sa nanay. Ang hirap. O diba? Kailangan manggaling din, may hirap ka rin. Kasi katulad yung mga kabataan, o diba? Pag pinipilit silang paaralin, ayaw mag-aral. Nagbubulakbul sa school. Oh. Sabihin niya, ayaw ko mag-aral, pinipilit ako mag-aral eh. Oh. Kanino bang katalunan niyan sa nanay mo o sa iyo? Oh, tinan mo, pamangkin ko. Pinag-aaral dati, ayaw mag-aral. Oh, di ba? Oh. Eh ngayon, nagsisi na siya, gusto na niya mag-aral. It's too late. Matanda ka na, matured ka na, mayroon ka ng, ibig sabihin, kaya mo nang mag-aral na, hindi mo na kailangan magulang mo, mag-aral ka. Kahit na magkayod ka ng, magkayod ka ng kahit gabi, magtrabaho ka para makapag-aral ka, ipakita mo na kaya mo, kaya nga hindi ka siguro nag-aral noon na maliit ka pa, o kaya high school hanggang ano, kasi ayaw mo paaralin ka ng nanay mo. O ngayon na ayaw ka na paaralin ng nanay mo, o di gumawa ka ng paraan para makapag-aral ka sa sarili mo. O. Naku, ang hirap guys ng buhay ngayon.
Ang buhay ninyo, guys, huwag ninyong iasa sa kahit sa nanay ninyo, sa kapatid ninyo. Kasi, ano, maganda na, oh. Malapit na, guys. Malapit na akong anong minto sa pangaral. Yan, konti na lang. Gusto ko lang mahaba, guys, ang ano ngayon, ang live ko. Kasi, mas maganda itong ganito kasi silent LS. Silent LS kasi wala naman kayong masasapulutan ng magandang aral dyan, eh. Oh. Ako, malapit na. Turo ko sa inyo ito, guys, kung paano ito. Saka ito, guys, kahit na wala siyang rosa, pwede rin kayong gumawa ng coconut lang siya. Coconut and may mabibili nito, guys. May mabibili nitong rose hips oil. Yung ano na siya, hindi na siya fresh. Nasa mga tindahan ng mga oil. May bibili kayo nito. Tapos, ang gagawin nyo, tuturo ko sa inyo mamaya kung yung oil na siya, kung paano siya gagawin. Kasi ito, guys, magpo-produce pa tayo ng natural rose hips oil. Magpo-produce pa ito. Pero kung mayroon ka ng rose hips oil dyan sa bahay na nakatago, pwede mo itong gamitin na hindi mo na kailangan pag magdikdik kasi ito, guys, didikdikin pa natin 'to, eh. Didikdikin pa natin 'yan, oh, seeds, oh, guys, oh. Oh. Yan, oh. Yan. Yan, oh, yung buto. Para siyang kape. Parang kape yung loob niya. Ano na ito? Iba? Pwede siguro ito. Pwede rin ito siya gaitanim. Magtanim nga ako ng seeds nito. Mamaya kukuha ko. Para maitanim ko yung seeds niya. Mag-ano lang ako, guys, ng isang tabo para malaman nyo pa paano gagawin. Okay? Kasi dati, guys, gumawa ako nito, guys, dati. Ano na siya? Prepared na siya. Naka-ano na siya, eh. Hindi na siya ganito. Naka-ano na siya. Naka-butil na siya. Hindi na ako nagpadpad ng ganito. Ngayon, nagpadpad ako, guys, eh. Kasi gusto ko medyo mahaba-haba. Tsaka naka-record din ako, oh. Ito siya, mga buto, oh. Yung mga laya na siya, yung mga medyo brown na siya, yan ang pwede mo siyang itanim. Pwede ko na siyang itanim. Na konti na lang, guys. Kasi dapat ito 30 minutes lang ito, guys, tapos na. Kaya ito siguro mga abo tayo mga 1 hour. Mga 1 hour ito.
Konti na lang guys. Tsaga-tsaga lang kayo dyan. Pwede mo na kayo umalis tapos kung gusto nyo balik kayo mga 10 minutes. Lapit na. Hello guys. Hindi na lang. Gusto ko kasi medyo marami-rami eh. Hindi na lang. Para siyang kape, ang itsura niya, maganda siya oh. Maganda siya tignan kasi mapula. Every years ito guys, ginagawa ko to siya taon-taon. Kasi para sa pang personal use guys ha. Sa mukha ko, saka sa katawan ko. Hindi na ako bumibili pa ng rosehips oil para sa pang personal use. Gumagawa na nga ako ganyan sa sarili ko. Yan, 10 na lang. Lapit na. Yan, wala na guys. Okay, ngayon, gagawin natin dito. Pakita ko na sa inyo kung anong gagawin natin sunod. Okay. Tapos na guys. Okay. Ngayon. Guys, ugasan ko to uli guys ha. I'm gonna wash it again. Okay? I'm gonna wash it again. See? I'm gonna wash it again, okay? Strainer. Dungis na ng mesa ko.
Ano po guys ng strainer? Saan po ba nilagay yung strainer ko? Okay. Ito na guys. Okay. Ayun guys, punasan natin guys yung punasan natin po guys. Ang gagawin natin guys, pwede siya palagi siyang lagyan siya ng alcohol, okay? Okay. Now, balik natin dito. Ngayon tayo guys, mayroon tayong pangdikdik. Ito. Ito. Tsaka yan, ang gawin natin, didikdikin ito guys. Didikdikin siya yung rose hips. Diba? Didikdikin natin siya. Tapos pag nadikdik na siya guys, latin, lagay natin siya dito. 1:1. Kung puno na ito ng rose hips oil, tapos ang oil, ganun din siya kadami. Ang gagawin ko guys, yung kalahati rose olive oil. Yeah, olive oil. Ito virgin olive oil guys. Ayan, virgin olive oil. Yan, virgin olive oil yan. Ang kalahati guys, yung coconut oil. Virgin coconut oil ang kalahati. Okay, yan. Virgin olive oil ang kalahati. Okay? Tapos guys, yung ating natural vitamin E. Okay? Vitamin E yan guys. Natural vitamin E. Yan. Vitamin E. Prepared na natin dyan. Okay? Ngayon, alisin ko tong mga medyo ano na siya kasi pwede ko ito siyang itanim. Ayan o. Guys, yung mga medyo brown na guys, itatanim ko siya. Para titingnan ko kung mabuhay siya, kailangan niya kasi ilagay mo siya sa loob ng ano, ng ilagay mo guys yung buto sa loob ng patatas. Yung patatas ba, anin mo na maliliit, tapos ilagay mo siya sa lupa. Ilagay mo itong ano, seed sa loob ng patatas. Alisin ko lang yung medyo hinog na siya. Kasi gusto ko siyang itanim. Okay? Yan. Yan ang gawin natin. Yan. Yan, marami na siya. Okay na yan. Oh. Yan guys. Oh, itatanim natin yan. Yan. Yan o, oh, itatanim ko yan sa garden ko. Ibabalik ko yan sa garden ko yan. Itatanim ko yan buto ng rose hips. Okay. Ngayon, gawin ko guys, dikdikit ko to ha. Dati guys, binlend ko siya sa blender. Kaya lang, hindi siya masyadong ano kasi masyado siyang puno. Nagbawasan ko lang konti guys. Para madali siyang madikdik. Didikdikin mo siya guys dito. Yan. Yan o, didikdikin mo siya dyan. Nabibili nyo itong ano na ito sa Pilipinas. Mayroon ito eh. Sa Pilipinas ko ito binili guys. Ayan. Didikdikin mo siya hanggang sa magbiak yung mga rose buds. Para mapipi siya guys ng ganyan o, mapipi siya. Kailangan isa-isa siya ano, mabiak siya, mabiak. Kailangan natin siyang mabiak eh. Ito guys, pwede nyo rin to siyang i-dry. Pag gusto nyo siyang gawing tea, i-dry nyo siya. At pwede nyo siyang gawing tea. Daming buto.
Okay. Ngayon, nadurog na siya, guys. Sarahin na natin siya. Lagay natin siya dito. Yan. Hanggang sa maubos natin yung yan, may mga buto, oh. Oh, guys, oh. Yan. O, di ba? Yung mga buto na medyo buo, lagay ko dyan. Gusto ko talaga padamihin ko yung rose, ano, rose buds ko eh. Kaya minsan guys, tinatamad din ako guys mag ano. Tinatamad akong mag ano sa garden ko kasi masakit minsan likod ko. Hello! Oy! Oy, Banji! Oy, Banji, mag-ano na kayo, magpa-registered na kayo, ha? Love you, guys! Ayan, oh. Ayan guys, nagmamanual ako guys ng gagawa ng rosehip oils. Ang mahal kaya ito guys ng rosehip oils guys. Kahit na tignan nyo sa ano, magtingin kayo ng pure rosehip oil. Tingnan nyo kung magkano ang mahal nito. Kaya ako gumagawa ako ng sarili ko kasi para wala siyang, namang daming buto. Para wala siyang masyadong mga preservative. Kasi yung iba, nilalagyan nila ng preservative na ano, ako kasi guys, ang preservative ko is vitamin E. O, yan o, di ba? O, durog na siya. Mamaya, piliin ko mamaya yung mga fresh na buto. Mga ilang ano itong dikdik guys. Medyo mahaba-haba din itong pagdidikdik guys eh. Kasi nung nakaraan, nung gumawa ako ng rosehip oil last year, nadikdik ko na yung iba, kaya madali siya, 30 minutes lang. Ito kasi guys, medyo mahaba-haba itong ano natin, itong light natin, kaysa yung dati. Kaysa yung mga silent LS pa ako guys, iba? Hello everyone! Mag-silent LS ako, ganun din. O di, ganito na lang. Nakikita niyo pa ako nagtatrabaho. At yung nakikita niyo ako guys, I'm fine. Okay? Sino pala dyan ang gustong ano, gustong ipamonetize yung channel? Ah, okay, naka-registered ka na pala, Banji. Okay, Banji, thank you, Banji. Oh, sige. Maganda ito, guys. Lapit na mapuno, guys. Lapit na mapuno. Hatiin ko to guys, ang kalahati. Ang kalahati, ang gagawin kong courier na oil is olive oil. Plus, yung isa kong courier, guys, coconut oil. Ano
magliliparan. Ah, guys, yung guest pala natin, guys, sa linggo, guys, si Angelito. Angelito Suarez sa Pat. Yung taga San Carlos na kamumunditize sa yung channel niya, pero meron pa siyang kunting problema dahil sa AdSense niya. Tapos, meron siyang marami na siyang subscribers, followers sa YouTube, sa kanyang TikTok. Sabi ko, sige, sana mamonetize na siya, guys, para parang launching din yun sa kanyang monetization ng kanyang channel. Mas marami pa nga siyang subscriber ka sa akin, guys, eh. Ako, subscriber ko, instead na dadami, nababawasan palagi. Nababawasan ni Lulu. Ito siyang blend eh. Be-blend ko siya. Kasama yung oil para siya magiging pino. Pero, pag na ano ko na guys, kapag na malapit na mapuno. Talagang tinrabaho ko to guys. Tinrabaho ko talaga ito para makita ninyo kung paano siya talaga trabahuin. Matrabaho din kaya gumawa ng rose hips. Kaya natignan nyo guys sa ano, sa video, how to make rose hips oil. Makikita nyo guys talagang ginaganito talaga siya. Pwera lang talaga kung commercialized na yung pang commercial, meron silang machine talaga na ano, halo-halo na dun lahat, pati oil. Pati mga iba pang ingredients. Pati yung preservative. Yan, malapit na. Lagay ko na lang dito para hindi siya magtalbog. Ay, matalbog pa rin. Wala guys, yung asawa ko ngayon guys, nasa ano, nasa doktor. Ako yung doktor ko guys, naka yung result guys ng ano ko, ng radiation ko guys, medyo hindi siya maganda, pero mag-antay pa ako ng 2 months. 2 months uli para malaman ko kung yung cancer cell ay namatay na ng ano, ng radiation. Kasi ngayon guys, hindi pa nila makita kasi yung lungs ko guys, nag-ano siya eh, nag-inflate, yung parabang namaga siya. Kaya bawal akong ma-stress guys. Bawal, ayokong ma-stress. Kasi pag na-stress ako, sumasakit likod ko. Yan.
Yan, marami na. Puno na siguro ito. Pakita ko sa inyo, guys, ha. Ang daming buto. Kunin ko yung ibang buto, guys. Yan, o. Tanim ko yung ibang buto. Yan. Dami siyang buto. Yan, o. Wow, ganda. O, diba? Guys, oo, o. Oh, di ba? Oh. Ayan, puno na siya, guys. Okay, ngayon, ito ang gawin ko diyan, guys, di ba puno na 'yan. Ang gagawin ko niyan, guys, ilalagay ko siya sa lalagyan na 'to. Malinis na 'to, guys. Nilinis ko na 'to siya ng alcohol. Nilagyan ko na siya ng alcohol, malinis na siya. Ngayon, guys, ilalagay ko yan dyan sa bote. Ilalagay ko ito dito, ha, ito. Ito lagay ko dito. Yan, di ba? Ilalagay ko yan dyan. Yan, guys. Ang rose oil, rose buds, lagay ko dyan dito. Okay? Isang. Sana kumakuha natin yung mga seeds. Oh, maganda sana yung seeds, eh. Kasi hindi naman natin kailangan yung seeds mismo. Kunin ko lang yung ibang seeds, guys, kasi maganda yan itanim, eh. Yan. Lagay ko siya dyan. Tapos, ibabad ko ito, guys, sa ilalagay ko siya, guys. Ilalagay ko dito yung oil. Yan, guys, oh. Lagay ko dyan yang. Okay. Ngayon, guys, susuka tayo ng 1:1. Ito, guys. Yan. Susuka tayo ng oil, okay? Susuka tayo ng extra virgin olive oil. Yan, guys. Extra virgin olive oil. Yan, guys. Extra virgin olive oil. Dito, guys, sa Australia. Ito siguro, guys, $27 sa Australia. Yung extra virgin oil, okay? Ngayon, ang gagawin ko, guys, mag-ano ako dito ng isang ganyan sukat. Okay, medyo lumagpas lang siya ng konti. Okay, ngayon, ilalagay ko ito rito, guys. Dito, ilalagay ko siya dito, okay? Yan. Ilalagay ko dito, yan. Ilalagay ko siya dito, guys. Okay, ilalagay ko dito. Yan. Ngayon, guys, meron ako. Meron ako dito, guys, pinakuluang tubig. Ito. Tubig ito, guys, ng pinakuluan. 'Di ba? Pinakuluan na tubig 'yan. Ibababad ko ito rito ngayon ng at least 1 hour. Okay? Pag nababad mo siya ng 1 hour diyan, guys, habang binababad natin siya ng 1 hour, ibabalik ko ito doon sa ano, tapos i-simmer ko lang siya ng at least 1 hour. Okay? Ngayon, lagay lang dyan siya. Babalik ko doon. Yan. Ito, guys, pinakuluan tubig ito. Pero, pinatay ko na siya. Tapos, ngayon, ilalagay ko ito rito, guys. Okay? Tapos, kailangan dapat ito nakalantap ang tubig. Gagawin ko kaya, ilipat ko kaya sa medyo maliit-liit. Tama na yan, yan na lang. Dagan ko na lang siya ng tubig uli, guys, pakuluan ko uli. Ilagay ko ito dito, guys, ibalik ko doon, guys, okay? Habang nag-aantay tayo ng ano, hanggang sa mag-cure siya, kailangan niya siya, guys, mag-cure.
yung oil, magkukure yung oil niya, hahalo na doon sa oil. Tapos, pag ano na mamaya, pag okay na siya, ilalagyan na natin siya ng, yan guys, yung vitamin E. Yan, yung vitamin E. Yan, yung vitamin E. Yan guys, vitamin E yan. Okay? Ilalagay ko ito dito guys kapag after 1 hour. Okay? Okay, dagdagan ko yung tubig. Kapantay lang natin guys sa oil. Yan. Okay, ilagay natin siya sa high. Pag kumulo na siya uli guys, kapag kumulo na siya mamaya, papatayin ko na yung tubig. Tapos mag-antay ako ng 1 hour. Tapos after 1 hour, i-ano ko na siya guys, i-strain ko na siya. Lalagay ko na siya sa bote, tapos lalagyan ko na siya ng vitamin E. Lalagyan ko na siya nito. Tapos guys, pagkatapos nun, mag-antay na naman tayo ng another, at least 2 weeks, bago natin gamitin yung oil. Ito ga, yung oil, okay? Wala namang masama na gamitin mo yung oil kaagad. Kaya lang ako guys, nag-aantay ako ng 2 weeks kasi meron pa naman akong oil dyan. Ito guys, ang gagawin ko dito guys, yung coconut oil. Okay? Ay, yung coconut oil pala, ilagay ko rin pala dito para pala siya Ay, mataas masyado. I-ano ko na lang siya mamaya. I-ano ko na lang sa microwave. Para mag-ano siya. Yan, ganun naman gagawin natin dito. Magdikdik na naman ako guys ng para sa coconut. Saka minsan guys, alam mo yung pagkatapos nyo yan, yung natitirang ganito, yung ano siya, pwede nyo yan guys sa ibilad, tapos pwede siyang gawing tea. Kasi yung oil na yan guys, tulad niyan, itong virgin coconut oil. Naiinom nga to guys kapag may sakit kayo sa bato. Guys, ito pala. Diyan sa Pilipinas, yung walang nakakaalam pala, ito pala guys, yung coconut oil, ay yung olive oil guys, gamot ito sa may mga bato. Ang gagawin nyo guys, uminom lang kayo nito ng 2 kutsarita sa isang araw, lalagyan nyo ng kalamansi. At para yung bato sa ano nyo, itatain nyo na siya ng normal. Ituloy-tuloy nyo lang yung pag-inom, 2 kutsara plus kalamansi. Okay? Gamot yan guys. Alam ko mahal dyan sa Pilipinas yung ano eh, yung olive oil. Pero kasi magpapadoktor kayo guys, mas mahal. Operahan kayo, mas mahal. Yan.
Yan. Ngayon, ilalagay ko ulit dito. Okay? Tapos na yan. Ito yung coconut oil. Ito, guys, ang gagawin din natin. Coconut na oil. Alasin ko yung konti mga buto kasi sayang. Kasi yung buto kasi, guys, kapag inanuhan na siya ng, ano, ng mainit na tubig, hindi na siya mabubuhay. Bibilad mo pa to hanggang sa matuyo ng konti yung buto. Tapos pag natuyo na siya, guys, pwede mo na siyang ilagay sa patatas. Sa ano ba ng patatas? Tapos mabubuhay na yan siya. Ilibing mo lang siya sa lupa. Hello, Banji. Si Banji lang nandyan. Di bali. Banji, may wifi ka ba? Tanong ko si Banji. Oh. Kasi si Banji, alam ko si Banji, masipag yan sa ano eh, sa pag-share. Kasi nakikita ko yung kanyang Facebook. Yung Facebook niya, marami siya mga share na iba-ibang ano. Yung mga kaibigan niya siguro sa Facebook, sa YouTube, sa Facebook na maraming nagpaparapols yun. Na share niya yung mga yun. Kunti na lang, guys. Ito naman yung ating coconut oil. Hello! Hello dyan sa Facebook. Kamusta kayo dyan? YouTube, kamusta kayo dyan, guys? O, nandyan pa rin si Banji pa rin.
Yan, konti na lang. So guys, yan. Yan, lagay ko na siya rito. Rapit na. Tamang-tama guys, sabi ko sa inyo eh. Tamang-tama siya talagang dalawa siyang ano. Dalawang serving. Dalawang serving siya. Wow, isa na lang. Isang ano na lang guys, isang digdikan. Yan oh, malapit na. Yan, isa na lang guys. Yan, no more. Ito na lang, wala na. Tapos na guys. Isa na lang. Ito naman guys yung coconut. Yan. Tapos na siya. Okay. Ay, meron pa isa. Okay. Yan. Sayang. Okay. Okay guys. Alin ko yung buto. Alin ko yung ibang konting buto, yung mga buo. Saan kayo kayo makakita ng rose na may oil? Ito lang. Dali guys ha. Ano ko lang tong ano. Ha. Hindi pa rin siya naka. Yun. Okay.
Ngayon, guys, ilalagay natin ito sa isang bote ulit. Okay? Ilalagay natin siya dito. Sandali. Okay. Ilalagay natin siya dito. Ngayon, lagyan natin siya ng coconut oil. Di ba guys? Sabi ko sa inyo, coconut oil. Ngayon, ang coconut oil na ito guys, bago pa ngayon, hindi ko pa pala nabuksan. Yung coconut oil na yan guys, ilalagay ko muna sa microwave. Okay? Yan siya guys, oh. Yan, pure yan siya. Pure coconut oil. Virgin coconut oil. Alam mo yan guys, yung coconut oil guys, ang ginagawa ko dyan sa umaga, kinakain ko rin to. Two teaspoon or four teaspoon or two four teaspoon o kaya ano ba ito, dalawang kutsara sa isang araw. Kinakain ko to because it's good for me kasi meron akong cancer. Okay? Ngayon, ganito yung guys. So, ganito yung kinakain ko yan. Para marasahan mo talaga, guys, na virgin oil siya. Kasi lasa, alam niyo ba yung, di ba yung nyog, yung para siya may buwa? Yung may buwa ang nyog, di ba? Ganito, guys, ang lasa niya. Ganito ang lasa niya. Masarap siya. It's melt in your mouth. Kaya, maganda ito pag may cancer. Maganda ito kasi it also helps your lungs to para sa mga cancer cells. Namamatay kasi cancer cells sa ano, coconut ano eh. Main ako tsaka kanina guys eh. Okay. Ngayon, mag-ano ako dito guys. Isang puno nito, ilalagay ko siya guys sa microwave. Okay? Oy, patayin ko na pala to. Okay. Patayin ko na yan. Yan muna siya mag ilalagay ko ito sa microwave. Then, I'm gonna put it there. Pagkatapos ko dito guys, i-drain ko yon. Pakita ko sa inyo paano gagawin. Ilalagay ko na yung oil. Okay? Yung vitamin E. Kaya ito na lang kaya ilagay ko kaya sa microwave. Kaya lang ayoko i-microwave yung kinakain ko eh. Ay, meron pa pala ako dito. Yung kaya i-microwave ko kaya. Meron pala ako dito guys, oh. Meron pala ako guys. Ito na lang i-microwave ko. Yan. Ito na lang i-microwave ko kasi ano na siya, nabawasan na eh. Ay. Malaki. Bawal. Malaki masyado. Kailangan kasi i-microwave siya sa ano. Hindi pwede yung plastic pala i-microwave. Dito natin siya i-microwave. Bawal pala yung plastic. Nakalimutan ko guys.
Buti na lang hindi ko pinasok yung plastic sa microwave. Ito kasi malaki masyado. Kaya akala nyo guys, madali na mahirap din kaya gumawa ng rosehip oil. Ayan. Nag-oil ko na yan siya. 2 minutes. Okay. Tapos mag-ano ulit tayo. Isa pang mic yung ano. Kasi kulang yan eh. Madali pala yung ano eh. Yung coconut oil guys, bili kayo ng lotion. Ito na lang gawin yung lotion. Yung coconut, ano, mga pampaputi na yan guys, may mercury yan eh. Magkuskus na lang kayo ng papaya, daw ng papaya. Yan. Ano ko na to? Sabay ko na dito. Okay. Ngayon, ang gagawin ko, i-drain ko yung drain ko guys yung oil dito. Yung nandoon sa ano natin, didrain ko siya. Lagay ko dyan. Hugasan ko muna ng, ito guys, alcohol to ha. Alcohol. Kasi kailangan yung lalagyan yun ng ano, malinis siya. Okay. Yan muna siya dyan. Okay, ito. Tipa. Okay. Ito guys. Okay. Ngayon, ilalagay natin dito. Sukatin natin 1:1. Okay? Meron akong dito. Ano eh? May strainer ako dito guys eh. Ayan. Lagay natin dito. Okay. Dali guys ha. Strainer natin siya. Kasi parang ayan. Ayan guys. Ayan, tamang-tama guys. Tapos guys, ilagay natin. Ilagay natin da guys dito yung coconut oil. Okay? Coconut oil and rosehip. Ayan, coconut oil. 1:1. Ayan, coconut oil yan guys. Okay, ngayon. Ilalagay natin doon sa pinakuluang tubig. Okay? Tapos yung nilagay natin doon kanina, ilalabas ko na para makita nyo kung paano gagawin. Okay? Iputo naman ipapasok ko. Ingat. Ay po, minute.
Yun naman guys, pakuluan natin ng konti. Okay? Ito na guys. Guys, ito na yung ito na yung ating rosehip oil na olive oil. Init. Ito na guys yung ating rosehip oil na olive oil. Okay? Yan. Saturo ko sa inyo kung paano gagawin yan. Yan na yung rosehip oils na yan guys. Yan. Yan na yung rosehip oil na olive oil. Okay? Kumukulo pa siya guys. O, tingnan mo parang mayroon siyang mga tingnan nyo. Tingnan nyo guys. O, nakita mo yung ano sa ilalim, yung oxygen. Diba? Yan yung magagaling sa mga butil ng rose hips na po umaakyat sa, pakita ko sa inyo dyan. Nalain ko lang dito. Yan o. O, diba? Kikita mo? Yan, para may oxygen siya. Yan, umaakyat. Yun yung guy, yung oil na nagaling sa dahon ng rose hips. Nagmi-mix na siya sa oil. Yan. Kikita nyo? Yan. Ngayon, ang gagawin ko guys, para makita ninyo pa paano gagawin, mag-ano ako ng vitamin E. Okay? Itong vitamin E guys, yung vitamin E na yan, pwede mong inumin yan, pwede mong siyang inumin. Umiinom din ako nito guys, vitamin E is good for my skin. Yan. Vitamin E. Yan guys, vitamin E yan. It's good for the skin. Ito yung ginagamit ko guys na preservative. Ay, mainit. Init guys. Expand ata yung buti. Hindi na kasi ako guys malakas eh. Ayan. Ayan. Ngayon, ang gagawin ko guys, para makita nyo guys, ilagay ko ito dito guys sa isang lalagyan. Okay? Lagay ko ito sa isang lalagyan, tapos lalagyan ko siya ng okay. Okay, yan. Ngayon guys, yan na yung rosehip oil natin. Yan. Yan na yung rosehip oil. Ang bango-bango guys, ayan o, di ba? Ngayon ang gagawin ko guys, lalagyan ko siya ng vitamin E. Okay? Maglalagay ako dito ng tatlo. Tatlo nito guys, okay? Tatlo. Tapos ang gagawin ko guys, gupitin ko yan. Lagay ko dito. Yan. Ang ginagawa ko guys, nilalagay ko na pati ito. Kasi matutunaw ito siya sa mainit eh. Nilagay ko na dyan siya. Kasi ito guys, nilalagay na pumupunta nga sa tiyan natin eh, diba? Silang, kaya ko siya inano para mag-absorb siya dyan. Yan. Yan. Ngayon, yung natitira dito, pwede mo lagay mo sa mukha mo. Good, this is vitamin E. Parang fish oil. Okay, ngayon. Ito guys, kunyari, nakaano na siya ng 1 hour, ano? Nang 1 hour na siya, pwede mo na siyang
i-ano. Kaya ang gagawin ko, guys, para mag-ano pa siya uli, kasi may mga ano pa dito, guys, ibabalik ko uli siya. Pero ganito, guys, ang ginagawa niyo after 2 weeks, ganito ang gagawin. Kaya ako, ginagawa ko, guys, pinapreserve ko siya ng 2 weeks kasama yung, yan, sa loob. Okay? Para, kaya ibabalik ko yan dyan, guys. Napakita ko lang sa inyo paano gagawin. Okay na yung ano dyan. Gagawin ko rin ito mamaya dito sa kabila. Yan, okay na siya. Kaya ang gagawin ko, guys, ibabalik ko ito doon, guys, okay? Kasi pa nag-preserve ako, guys, ng rose oil ko. 2 weeks, guys, hindi ko ito inaalis, pati yan. Nandyan lang siya ng 2 weeks. Okay? Nandyan lang siya. Tapos ang gagawin ko, guys, maglalagay ako ng kunting. Guys, sandali ha, sandali lang. Meron lang ako kukunin sa office ko. Guys, binili ko ito, guys. Binili ko yan, rosehip oil. Ano, magkano binili ko nito? Ang ganito lang siya, guys. $37. Yan. Yan, guys, oh. $37 yan. Kaya ang gagawin ko ngayon, maglalagay ako dito, okay? Ng few drops. One. Okay. Kasi ito, guys, may ano siya, may parang may skin, parang may amoy siya na rose hips. Kaya hayaan ko siya dyan. Okay. Ngayon, ibabalik ko ito, guys, doon sa kumukulo. Okay? Ah, teka, alisin ko muna yung coconut. Alisin ko yung coconut, guys, kasi lalagyan ko na rin siya ng vitamin E. Ay, mainit. Oh, mainit, guys, mainit. Kailangan meron akong ano. Ah, ito pala. Yan. Oh, how are you, darling? Jesus Christ. I'm not finishing. Sorry. Okay. I can't lift it up. Well, my hair rubs and you're not finished. Here's the oil, here's the coconut oil, guys, okay? Now what I'm gonna do the same thing with the coconut oil. Okay. Now guys, I would like to show you how does the coconut oil look like when it's already drained, okay? Ang bango. It really smells good. Ito, guys. Ito, guys, ang coconut oil, hindi na siya, guys, puti. Diba? It's, there's a skin already of rosehip color in it. See? Look at that. Rosehip color. Ngayon, guys, talagyan ko siya uli ng vitamin E. Okay, 3 vitamin E.
3 vitamin A. Ay. Sa vitamin A naman guys, 3 is to 1. Iba ko dinilagyan na marami, pero ako kay tatlo lang nilalagay ko. Okay. Now, what I'm gonna do with that? I'm gonna return it back again. Pero ito guys, pinapakita ko sa inyo after 2 weeks. Ito ang gagawin nyo, okay? Kaya ang gagawin ko, ibabalik ko yan guys. Tapos ibabalik ko doon. Tapos mamaya kapag malamig na siya guys, ahonin ko siya. Tapos ilalagay ko na doon, i-store ko na doon sa beauty clinic ko, sa beauty room ko. Tapos guys, yan na yung after 2 weeks guys, i-drain ko na siya. I-drain ko na siya guys. Tapos yung matitira dito guys, kunyari na-drain ko na siya. Yung matitira na yan guys, yan, i-blend ko siya uli. I-blend ko siya uli, tapos ang gagawin ko, pagkatapos siyang blend, lalagyan ko uli siya ng 1:1, tapos yun ang gagawin ko siya para sa scrub. Para sa, siguro gagawin ko siguro yun guys, after 2 weeks, kung paano ko gagawin, after 2 weeks, kasi i-blend ko pa uti ito uli guys, i-blend ko siya. Tapos, tapos yun ang imimix ko guys sa imimix ko yung matitira, lalagyan ko ng 1:1 na coconut oil o kaya olive oil. Maganap ako guys sa magandang oil para sa skin. Pero coconut ako gagamitin ko guys, coconut lang. Tapos ngayon ang gagawin ko guys, ibabalik ko ito doon. Magantay ako ng another hour. Tapos guys, yun na yun ang end ng ano natin ngayong araw. Magantay ako ng 1 hour ito guys, ilagay ko lang doon sa mainit na tubig. Pagkatapos, hayaan ko siya doon mag-cure ng mga, hanggang sa lumamig ang tubig, hayaan ko na siya doon. Tapos, pagkatapos niya, nahunin ko na siya. Tapos, ilagay ko na guys, 2 weeks. Para mag-ano pa siya, para mag-ano pa rin yung, hindi ko pala nalagyan ng ano. Okay. Ngayon, hayaan natin siya doon. Kasama ang olive oil. Okay? There. Bawasan natin tubig para ng dami. Saka mamaya pumasok doon sa oil. Okay na siya. Takpan ko lang yun, guys. Ayan. Ayan, okay na siya. Guys, yan na yung katapusan ng ano natin, ng ating live today. Paano gumawa ng rose hips oil. Okay? This is the end of our live today, guys. How to make rose hip oil. At sana guys, kung iba dyan din nakapanood, pwede nyo pong ulitin kung paano po gagawin. At kung may mga tanong po kayo guys, magtanong lang kayo sa akin. Message nyo ako sa Facebook page ko, sa Maria Jessea Herrero Ryerson o kaya sa Maria Jessica Herrero Ryerson. At mag-message po kayo guys sa follow nyo ako guys sa MJ Ryerson Survival Instinct Vlog sa Facebook. At guys, huwag kayo makalimot sa YouTube ko guys, sa YouTube ko, please subscribe para po ma-update kayo po ng mga iba ko pang gagawin in the future. Pindutin nyo lang yung click na bill para po ma-forward sa inyo yung mga live ko in the future. Okay? And guys, maraming salamat sa inyo lahat at sana po magkita-kita muli tayo sa susunod ko na vlog. At guys, pagpasensya nyo na ako guys kasi minsan hindi ako talaga pwedeng araw-araw na
na mag-live sa YouTube. Kaya pag ma-okay yung pakiramdam ko, pwede akong mag-vlog ngayon. Gusto ko pa sana magbasa para po sa aking survival instinct na libro. Pero guys, ganito lang yung makakaya ko ngayon, guys. Medyo masakit na ulo ko. Ito lang yung kaya ko, guys, gawin for the time being na na maibabahagi sa inyo yung aking mga kaalaman at sana in the future, guys, ang pagtutulong ko po sa inyo. Huwag niyo pong kalimutan ang aking sa ang aking YouTube channel, MJ Ryerson Survival Instinct. Mag-subscribe na po kayo, guys. Tapos manood kayo ng mga iba kong mga video na binababa sa group chat natin. Kasi that's the only way na we could earn extra income. At yun, guys, binabahagi ko rin yun sa inyo every week. At this week, guys, mayroon tayong live kasama si Crystal Dawiebos para po sa ating Wi-Fi stick. Okay? At sana yung this week, guys, ang isasali ko lang, guys, sa sa live ko, guys, so raffle draw natin, guys, yung mga members lang, guys, pa yung nagpa-super chat. Yung mag-super chat kayo, kung ayaw yung mga pa-members, guys, mag-super chat lang kayo. Ang super chat natin, guys, mura lang ang super chat. O kaya, kung ako magpa-members na lang ako kasi ang members is 1 month. Ang super chat, guys, 1 go lang yan. Ibig sabihin, next week mag-super chat ulit kayo, di ba? Ay, okay lang, whatever you are comfortable doing it. At kung may nasabi mong ako, guys, na medyo nakakasakit sa mga followers ko, sa mga subscriber ko, pagpasensyahan nyo na ako, guys. Kasi I'm just trying to help. Kung hindi man kayo naging satisfied sa mga tulong ko, mag-message kayo sa akin ng personal, huwag nyo nang ikwento sa iba. Tsaka kayo naman, kapag nagkwento sa inyo si ganito, huwag nyo nang ikwento sa akin. Because it's really help. Utusan nyo na lang na siya mag-ano sa akin. Huwag mo na ikwento yung kuninto sa'yo, naikwento sa akin. Okay? Kasi it's not fair for me. Kasi wala kayo, hindi nyo alam kung anong pinag-usapan namin. Tapos kayo, makikisaw-saw kayo sa naging usapan namin. Hindi po maganda yan. Okay? Kaya guys, thank you very much, guys, for watching sa MJ Ryerson Survival Instinct in YouTube and MJ Ryerson Survival Instinct Vlog sa aking Facebook page. Okay? I love you guys and I hope guys magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na live. Thank you very much sa inyo lahat dyan, guys. Maraming salamat sa inyo lahat sa pagsubaybay sa akin at yung mga nagtsatsaga kahit na ilan-ilan ng guys. Kayo dyan, guys. Okay lang. Okay? Thank you very much, guys. And I love you very much. And I'll see you again soon. Okay? Bye-bye! Okay. Guys, sa YouTube. Sa YouTube ko to, guys, sa ating YouTube. Sa YouTube channel natin. Sana guys magsubaybay kayo sa YouTube channel natin at yun po yung konti nating income. At sana guys maging maunawain kayo sa akin. Okay, guys? Thank you very much, guys, and I love you so much and I'll see you again soon, okay? Bye-bye. Bye. Love you.